Under makina. Para makita natin. Ah, busina. Baba. Okay. Sipa. Tagal-tagalan mo. Yo, what's up mga kadwete yan? Welcome back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo? Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. At mayroon tayong bisita ngayon. Ayan. PMX125 Alpha. Ang gagawin natin ngayon dito ay magkakabit tayo ng PIA horn plus on-off switch sa headlight dahil naka-direct to. Pero battery operated na to, no? Naka-direct siya pero battery operated na. So lalagyan lang natin ang on-off switch, and then ang pinaka the best talaga sa paglalagay ng busina at saka sa mini driving, maglagay tayo ng negative positive na wire sa direkta sa battery para mas malakas, para mas maximize natin yung tunog ng busina at saka yung lakas ng mini driving. So babaklasin natin to para dito na tayo mag tap, hindi na tayo magbabalat ng harness nya, dito na lang tayo. Okay, start. Ginawalan daw 8-5 eh. Anton Capon, Steve, punta ko, tangali. Hindi ay kapagod ka doon. Okay, tapos maglagay tayo ng wire dito. Positive negative wire, lagay natin sa battery niya. So, ito na mga kadit yung ating positive wire na ilalagay with fuse. So, importante may balot yan kasi gagapang to eh, para hindi delikado. So, yung mga kadit, ang kailangan nyo namang sundin pag nakabit na yung wire. So, nakabit na natin yung mga wire eh. Positive, negative na ikabitan natin to, tsaka yun. So ang gawin natin ngayon ay hanapin natin yung trigger ng busina. So dito sa Honda, kalimitan positive, pero anuhin pa rin natin, alamin pa rin natin. Ito yung isang tester natin, isang pull clip. Yun. So ibig sabihin positive trigger siya. So yan yung bubunutin natin. Patay mo na. Tapos puputulin natin to. So bunutin natin to, tapos putulin natin yan. Yung, basta yung positive kailangan yung bunutin. So sa mga Mio kasi, dito sa may handle merong sakit, dito tayo naglalagay. Pero dito sa open, so dito na lang para mabilis. Puputulin lang natin to. Ayan. Putulin natin, ayan. Tapos duktungan natin to ng, ikabit natin to dun sa switch nya. So maglalagay tayo ng domino switch. Dito na natin i-connect yung isa. Dito natin i-connect. So yung kulay blue, ito yung supply. I-connect natin ito doon sa pinutol natin dito, yung kaputol nito. Tapos itong pinutol natin, i-connect natin alin sa dalawa na to. Ayan, itong blue lagi doon sa pinutol sa pinag-alsa natin. So doon natin yan i-connect. Connect na muna natin. So ito na mga kadit, install natin yung domino switch niya para sa switching ng busina niya. So ito yung pinutol natin. Yung kaputol nandito na sa dulo ng brown. Ayan.
Ito yung kaputol nung pinutol natin dito sa kabilang sakit niya. Tapos, yung kaputol naman, yung pinag-alisa natin, yung kaduktong nito, dinuktong natin dito yung kulay blue. Kasi siya yung magiging supply natin eh, kasi siya yung trigger. Yan. Tapos, itong kulay black, ito naman yung pupunta sa relay natin mamaya. Yan. So, pwede na natin i-connect to. Ilagay na natin. Yan. So, testing nga pre. Busina. O, pagka nakababa siya, walang busina. Yan. Pag tinaas mo, busina. Ay. Yun. Eh, kaya pala eh. Pinipindot mo yung hazard. Ano? Ayan. Sige nga. O, wala. Pagka nakataas, stock busina. Okay. Okay. So, lagay na tayo ng relay. So, ngayon mga kaduit, yung number 85 or 86 ng relay natin, so dito sa gawa natin ay number 86. So, dito natin siya i-connect sa trigger. Ayan. Connect natin dyan. So, ayan. Kabit na natin yung number 86 dun sa trigger natin. Ayan. Ito na yun. Tapos yung number 30, connect natin dun sa wire na pinagapang natin. So, ito yung number 30. Ayan. Connect natin dun sa pinagapang nating wire. Ito yun. Ito, kulay pula. Ayan. Dito natin siya i-connect. So, ito na mga kaduit yung 30 natin sa relay. Ito yung diretso dun sa battery. 30. Tapos yung 86 na 85 natin, itong black wire, para naman sa negative. Ito naman yun. Galing din sa battery ito, green na to. Dalawa kasi yun eh. Isang positive, isang negative. Dito naman natin siya i-connect. So, itong ano mga kaduit, itong negative, huwag nyo munang anuhin, balutan, kasi maglalagay pa tayo dyan mamaya ng negative ng busina natin. Ayan. So, itong 87, ito na yung papunta sa busina natin. Okay, pwede na natin testingin yan. So, subukan natin mga kaduit. Test lang muna. Yung isang side lagay natin sa negative. Ito kaya walang balot to eh. Dito muna natin siya lagay. Tapos yung number 87 lagay natin sa isa. Okay. Ayan. Nagana na mga kaduit. Okay. Pwede na. Connect na natin yung busina mismo. So, ito na mga kadit, hininang natin yung wire para mas maganda. Para iwas corrode dito sa area na to. So, yung kanyang relay lang hindi ko hininang kasi nasa ilalim naman siya para kung sakaling masira, pwede mapalitan. Yung mga previous gawa natin, hinihinang ko eh. Pero ito, hindi ko na hininang. Para pwedeng palitan pag nasira agad. Ayan. Kabit na natin, dito natin siya ikakukunik. Kabila, tapos connect na lang natin yung 87 at saka yung ground, naglagay tayo ng ground wire yan, no? Ito yung isa, yung sa kulay green yan. Hindi mo makuha agad to. Okay, connect lang natin yung positive negative 87 at saka yung ground at okay na yan. Okay, mga kaduit, tapos na. Okay. Wala. Baba.
Taas. Taas pa, taas. Okay. Ay. Andar makina. Para makita natin. Ah, busina. Baba. Okay. Sipa. Tagal-tagalan mo. Okay. Yan na mga kaduit. Pus na. At yun lang. Importante yung lagay tayo ng dalawang wire doon, positive negative pag-apang dito para mas ma-enhance yung tunog. Lalakas pa yan pagka mag-fully charge. Okay, nakatapos na tayo mga kaduit. At ang next naman natin ay maglalagay tayo dito ng kill switch para sa kanyang headlight. Thank you very much po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at nanonood sa ating mga video. God bless po sa inyong lahat. Thank you, thank you. Hello. Hello.